What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O comment reaction ulit tayo dito guys, sa isa na namang nakasaksi tungkol sa mga ipinamahagi ng ating pandemic hero sa bayan ng Lasam at isa siyang operator ng heavy equipment, mga kaibigan. Pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi patungkol sa ating pandemic hero sa pamimigay niya ng 2 fire truck at namigay din ng mga salamin sa bayan ng Lasam. Ayan, na-i-vlog ko rin ito yung nag-i-speech siya, yung Tinupig Festival, mga guys. At nag-i-speech siya doon na sabi nga niya ay, kung hindi ako nagkakamali, 100 million ba ang ibinigay niya diyan sa bayan ng Lasam? Ayan, pakinggan natin si Manong. At ito ay kumpare niya si Major Dulin, na nagpatunay din sa atin tungkol kay Idol Francis na isang major. Ayan. Pakinggan natin. Ako po ay isa sa mga taga-suporta ni Francis Leon Marcos. Pagkamat hindi man kami magkaibigan, kami nagkita-kita na nung panahon no ginagawa namin yung kalsada sa bayan ng Lasam, Cagayan. Nataon na si Sir Francis Leo Marcos na may piyesta doon, yung Tinupig Festival. Yun yung taon na namigay siya ng maraming yung salamin sa mata at saka ng libre ha at saka 2 truck ng bumbero sa bayan ng Lasam. Ayun guys, narinig naman natin kung wala nga bang pera si Idol. At kagabi nga lang sa mansyon ay sinabi ni Nanay Emelita na siya nga ang tunay na M at hindi na nga binigkas yung buo na siya ang tagapagmana. Ayun. At ito nga si tatay nagpapatunay na sa bayan ng Lasam ay nag-speech nga siya dyan at na-vlog na rin natin na namigay siya. Ayan. At isang patotoo yan. Buhay na testigo. Nakakita na nagbigay siya ng 2 fire truck at namigay ng mga salamin. Ayan. Yan ba ang sinasabi niyong scammer o walang pera? Tuloy, Manong. Alam ko yun na ginawa niya at kasi nandun ako. Ako po yung heavy equipment operator ng dating gobernador doon na si gobernador na si ex-gobernador Edgar Ramon Clara. Yan. At saka yung kasakasama niya na hindi ko alam kung nag-asisa kanya o naging bodyguard niya. Kumpare ko po si Major Jewel Dulin ng Alimanao, Peña Blanca, Cagayan. Ayan, yung Peña Blanca, doon sila nag-humanitarian na naman ngayon. Kasi nandyan yung mayor na ninong niya. Yung si Mayor Taginod na uncle naman ng aking asawa ng pamangkin. Ayan. May bahay din po ako dyan sa may Alimanao, sa may Woodcrest Subdivision po. Yan.
Kaya nakilala ko siya noon na ganun siya, sa pagkakakilala nyo, sa biglang tingin, pero ang kalooban, mabait po siya talaga. Talagang meron siyang pinagmamalaki talaga. Hindi lang yan, dito naman, sa parting Quezon City, nakilala ko rin siya. Isa sa mga tauhan niya sa ngayon, eh, taga roon sa malapit sa aking tinitirahan, na ngayon eh, asinso na rin sa buhay, dahil sa ang kanyang amo eh, si Francis Leo Marcos. Ayan, asenso na yung kanyang kaibigan, asensado na, dahil ang kanyang amo ay si Sir Francis Leo Marcos. Ayan, yan ba ang sinasabi niyong hindi nagpapasweldo sa mga tauhan na walang pera? Ayun, kung hindi niyo siya kilala, ay sabagay. Ang sa inyo naman ay trabaho lang siguro yan, na demolition job. Kumbaga, talagang trinatrabaho nyo para siraan siya talaga. Ay, kaya tinawag na basher. Lalong-lalo ngayon na napapanahon ang social media, labanan sa social media, kaya hindi na tayo nagtataka dyan. Kaya tayong mga supporter naman ay isa na naman itong patunay na nagsasalita na hindi naman ito binayaran. Kumbaga, nag-usang loob lang ito na nagsalita para kay idol Francis Leo Marcos. Tuloy, Mano. Yan. Yan lang po ang may sisiris ko po sa inyo. Kung ano yung nakita ko kay Sir Francis Leo Marcos, aking sinusuportahan dahil alam kong mabait po siya talaga. Sa unang tingin, sa biglang tingin, salbay siya o maangas. Mayroon naman po talaga siyang iaangas. Eh, yun nga lang, wala lang sa itsura niya. Yun yung sinasabi ko, may iaangas. Ibig sabihin, mayabang na may ipagyayabang. Kasi yung meron yung sinasabi nating mayabang, walang ipagyayabang. Yun yun, yung kung nagyayabang ka na wala ka naman may pagyabang, ay talagang yung yabang lang. Pero kung kaya mong suportahan yung yabang mo, kaya mong panindigan, ay iba yun. Maangas, may angas. Yun yun. Kumbaga, nayayabangan ka lang dahil talagang may ipagyayabang. Dahil meron talaga. Yun ang katotohanan dyan. Kaya nga siya naghahamon kung sino man ang may kakayahan na mag-challenge sa kanyang kakayahan. Yun lang. Kaya nga, mayaman challenge. Kaya yung mga politiko na walang maiaangas, walang may pamtatapat at nagtatago-tago na lang, iyon ng mga pilit siyang sinisiraan. Kasi kung hindi siya sisiraan, ay babango ng gusto. Pero sasabihin ko sa inyo, paglabas niya ay lalo pang sisikat. Iyan ang pinopromesa ko sa inyo, na talaga namang magtutulak sa kanya sa kapangyarihan. Tuloy, Mano. Isa pa, ang tagal ko sa Baguio at kilala ko yung nanay niya. Yung nanay niya, hindi ko siya kilala na yung close mo. Ano. Kilala kong prinsesa ng Cordillera, yung nanay niya. Yun. Tagal. Ayan ha. Yung nanay niya ay prinsesa ng Cordillera. Ayan. Kilala niya yung nanay niya na prinsesa ng Cordillera. Kaya nga mahal na mahal ng kanyang lola yan. Dahil yung nanay naman ng prinsesa ng Cordillera ay malapit na kaibigan ni Doña Josepa. Ayan. Kaya ganyan. Kaya yung sinabi kagabi ni Nanay Perlita ba yun? Perlita? Emelita? Emelita ay siya ay tunay na M, sabi niya. Kasi ako nagtrabaho sa Baguio mula noong panahon ng mga pagmimina. Isa po kasi akong operator na isang Terex, yung payloader na Terex. Yung napakalaki na payloader sa isang minahan sa Antamuk Mines, Itogon, Benguet. Yeah.
isa po akong heavy equipment operator doon. Operator po ng Terex. Kaya sa lahat po nang hindi nakakakilala kay Sir Francis Le Marcos, manahimik na lang kayo. Huwag na lang kayo. Yung sa mga nakakakilala naman, magsama-sama tayo. Supportahan din si Sir Leo Marcos. Marami nang ginagawa siya, sa tingin ko, ginagawa siyang palabigasan ng mga pumuli sa kanya. Yun. Isipin na lang natin sila tama nga naman yung sabi ng iba. Isa kang Indian, ba't ka nakatira sa ganyang marangyang subdivision? Saan mo kinuha ang yaman mo? Diba? Masyadong matalinghaga ang yaman mo. Isa ka lang kawali ng isang NBI. Hindi naman sa, yun ang akin naririnig ko lang naman at napapanood ko at nababasa ko ang mga nangyayari. Parang kumbinsito ako na talagang matalinghaga yung pagkayaman ng isang ahensya dyan, na taga-ahensya ng NBI, na ewan. Ba't siya nakatira sa ganyang karangyang subdivision? Kung sweldo mo lang aasahan mo dyan, hindi ka talaga uubra dyan. At marami akong kaibigan na kapitbahay niya. At dyan din nakatira si Sir Francis Leo Marcos. Alam niyo, dati po akong driver dating mayor ng Quezon City na si Mel Matay. Dati po niya akong driver. So, yung mga nalalaman ako ng konti. So, pakialam po sa kanila, di ba? Ang sa amin lang, yung support ako na kay Sir Francis Leo Marcos. Yan. So, sa mga hindi nakakilala at nang babas sa kanya, tumigil na lang kayo. Kasi ala kayo mapapala eh. Pag diniminta kayo, binalikan kayo niyan, kayo lang ang kawawa niyan. Isa pa, hindi ko alam yung mga ginawan ko ng kalsada sa mga farm. Parang mayroon yata akong ginawaan ng kalsada. Dinevelop ba? Ako kasi yung operator, pag-aari niya yata. Ayun. Isa doon ay pag-aari niya yung farm na yon na ginawan ko ng kalsada, layos yung mga lagoon. Yun, basta yun. Isa kasi akong all-around operator ng mga heavy equipment. Sa ngayon pahinga na ako sa ngayon, medyo may edad na. Pero sa mga maikikwento, yung mga kinikwento ko, totoo naman ang mga nangyari at nakita ko. Kaya ako sinishare sa inyo, sa lahat ng babas at nakakakilala at mga kaibigan ni Sir Francis Leo Marcos. Mabuhay kayo. Huwag kayo mag-away. Enjoy lang. Buhay. Enjoy lang. Bagamat naging pandemic virus siya ang kaso, yun nga, mukhang may gustong suluhin siya. Alam niya na ang ibig ko sabihin, kung ano man ang pagka-interpretasyon nyo, bahala na kayo. Basta ko, ganun kong nakilala si Mr. Francis Leo Marcos. So, sa muli, para sa inyong lahat, magandang tanghali. Ayun. At nagbigay ng pagpapatotoo si Manong kay Idol Francis Leo Marcos na isang nagtrabaho sa Lasam, Cagayan, na siya nga ay isang operator ng heavy equipment. At yung sinabi niya na isang rancho niya ay siya pa ang gumawa ng mga kalsada. Ayan. At na-i-vlog na rin natin yung tungkol sa Tinupig Festival na nagtatalumpati si Idol dyan.
na namigay nga ng dalawang fire truck at mga salamin. Ayan mga kaibigan, isa na naman itong patotoo ng isang ordinaryong citizen na talagang si Idol ay bagaman may kaangasan pero may ipagmamayabang. Hindi yung mayabang ka na walang ipagyayabang. Kaya naghahamon nga kung sino ang makakatapat sa kanyang kakayahan na mamigay para sa mamamayang Pilipino. Ayon, kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carreño LTV magbabalik.